sa iba pang balita, pagod at puyat ang naranasan ng ilan nating mga kababayan na pumila para makapagparehistro o para makaboto para sa darating na eleksyon. Ang iba naman, alas 8 pa kagabi, nakapila na pero naabutan pa rin ng cut-off. Si Bernard Haudian sa Detalye Live. Bernard. Rising Shine Gani, Rising Shine Pilipinas, marami pa rin ang naabutan ng cut-off sa voters registration dito sa lungsod ng Makati kahit na maaga pa sila pumila. Ilan sa ating kababayan na pumila para sa voters registration ang pagod at puyat. Ang ilan ay alas 8 pa kagabi pumila, subalit nang naabot na ang 300 slots ay nag-cut-off na bandang alas 2 ng madaling araw. Alas 5 na ng umaga nagpapasok sa mall ang mga gwardya. Ang mga naabutan ng cut-off, hindi na naitago ang pagkadismaya at nagdesisyon na umuwi na lamang. Ang iba naman, gumawa ng listahan na ipinasa sa mga gwardya upang maisali sa bilangan pagbalik nila buka. Subali ang ginawa namin, ako po yung babalik ng maaga dito para ako na po yung pipila. Subali ako po yung maghahawak ng listahan. Matatandaan na ipinasa sa Kamara at Senado ang panukalang palawigin na 30 araw ang deadline ng voters registration. Hindi pa man naisa sa batas, ngayon pa lang ay maraming umaasa na maituloy ito. I think pwede naman po mga October ng first week o second week para po talaga po makarehistro po ang mga tao dito sa Makati po. Ang COMELEC, sinabing may posibilidad na matuloy ang pagpapalawig ng voters registration. Ito ay matapos ang pakikipagkonsulta sa mga opisyal ng ahensya at dahil na rin sa hiling ng publiko. Ayon sa Viber message ni COMELEC spokesperson James Jimenez, matapos isumite ng COMELEC Management Committee sa NBank ang kanilang rekomendasyon, maaaring pagdesisyonan ngayong araw kung maitutuloy ang extension. Gani, habang wala pang desisyon ukol sa extension ng voters registration, mananatili ang deadline nito bukas, September 30, 2021. Mula dito sa lungsod ng Makati, Bernard Aljana para sa Morning Show ng Bayan, ang Rise and Shine Pilipinas. Maraming salamat, Bernard Haudian.